Hello, game 3 na ng Pain User vs. QXE series. Best of 5 series ng finals ng Gosu Coaching Weekly number 4, which was held last May 12, 2010. I am your commentator for that for this Tagalog commentary, Zendex from Mineski.net, and the map is Steps of War, 2-player map, and we see Pain User spawning as the yellow Terran in the 8 o'clock position. Medyo nakakalimutan ko na ang orasan na positional. And QXE spawning is the purple Terran in a 2 o'clock position. So, useful lang ma-memorize nyo ang clock para magamit nyo dito sa StarCraft 2. Dahil positions ng oras ang makikita nyo na similar sa mapa. Mayari ang north is 12 o'clock, south is 6 o'clock, and whatever. So, SCVs going out for the scouts. And napansin ko, parang ang ganda ng lupa. Siguro dahil nandito sa gamit kong CPU ay medyo high-tech ang graphics card. Ngayon. So, itong scouting probe ni QXE will be entering Pain User's base, getting some intel. So, Steps of War, kahit napakalit na mapa, kilala ang mapang ito dahil sa macro games na nangyayari. Oo, macro games na nangyayari sa mapang to. Hindi ko alam kung bakit. And second, 2 barracks already going up for QXE. QXE parang medyo nakikita ko na style niya na napaka-agresibong Terran. Well, si Pain User is very conservative dahil nag-detect siya muna bago mag-macro up. So, itong Marine already out for Pain User. And what was that? Parang may nakita ko nag-click. And I think this is SCV. So, tong second barracks about to be done. Well, Orbital Command already starting for QXE. So, talagang nakikita natin na aggressive style tong si QXE dahil early Orbital Command to support a mass stream of Marines into his opponent's base ang kanyang playstyle sa early game. Tulad pinakita niya sa game 2, which is early Marine pressure followed up by Reaper harassment. Very innovative play. At ayan na naman ang mule sound na yan. Nakakapikon na. At dahil global sound yata ang naset ng Blizzard dito. Hindi nila alam na global pala ang naset nilang sound. Oops. Ang sakit doon, pare. Isipin mo na ba naman tatlong rifle lang bumaril sa'yo ng sabay-sabay. Medyo nakagulat nga dahil di pa namamatik tong si SCP. And, oops, Marine. Huwag mong bullet yan. Mabilis na, may booster pa kayo sa likod. And, tinatentek nila at factory. Binabana ni QXE. Well, pumping Marines from these two barracks. Ito yung early Marine pressure or early Marine style ni QXE. So, mukhang maganda tong playstyle ni QXE kung titingnan dahil ito, mukhang nagsayang pa ng pera to. Pero, ay, nasa salvage naman pala itong bunker kung alam nyo ang StarCraft 2. Salvage yun, meaning, pwede nyo benta ng 100%, ibig sabihin, get your money back. Diba? Parang, medyo madaya yun. Pero, masabi ko, Zerg player ako eh. Pare kami mag-uproot, and root, and ayun, sumabog ang save ni Pain User. Pero nakita ni Pain User na medyo maraming Marine sa QXE doon. So, pasensya na doon sa mga previous castings ko. Medyo magaslaw ang mouse ko. At aldi ka ko mandrag. Tulad ito. Medyo mababawas-bawas ako na ngayon. So, ito. SCV is building the starport. Let's see if may starport na rin. Ito ang starport ni Pain User. Medyo late kumpara kay QXE. So, mga malalaman natin, matututunan na natin dito as Terran players, mga Terran player dyan, kung nanonood bang kayo, ng early Marine style is very viable. Kung gusto nyo magtipid ng gas, Marines lang gawin nyo, okay lang. And, ito, Orbital Command, kunin nyo early to support your Marines. And, huwag kayo masyado mag-scan, dahil sayang din ang mules. Medyo, canvas nyo na kung saan ba maganda. And Vikings being constructed. But Pain Users is doing something different here.
by putting his starport in his reactor, I think he was going to pump more Vikings than QXE at this rate and double Vikings. Pero itong first Viking ni QXE nakalabas na. And QXE going for a timing attack with this hanbang attack, it seems. Itong napakaraming Marines and a single CV naka-estasyon na sa labas ng base si Pain User. Tingnan natin kung ano magagawa ni Pain User dito. Pero may bunker naman si Pain User, sa tingin ko kaya niya i-hold off to. Pero itong Viking ito makakakita ng intel dito sa dalawang base si Pain User. So, ayun, medyo matras, medyo naduwag kumbaga. Pero ito na. Ito na mangyayari. Itong Viking force ni Pain User, meron na rin siya. Pain User, yan, will take out this Viking with the assistance from the bunker dahil yung Marines nakakataka sa ere. So, ito, isasalisin ni Pain User ang Vikings niya. Well, ito, naka-station lang sa labas. Ang haba ng range. Pero ito, lalabas na. Pero ayan, durog sa splash damage. Iatras mo yan. Nako, nagsayang ka pa ng pera dun. 50 minerals. Ayan, units lost. Ayan, mukhang lugi sa benta tong si QXE. At 275 resources na nawala sa kanya. So, let's go back to the game. And Vikings scouting QXE's base. Yan ang very maganda. Yan ang sobrang ganda sa Vikings sa StarCraft 2. Napaka-mobile unit. And dahil kahit medyo mabagal sila, mahaba naman yung range, nakapag-transform sa Viking fighter mode. Ay, assault mode. Medyo nalilito na ako. Fighter mode yung nasa ere. So, ayan. Kitang-kita ni Pain User ang nangyayaring aktibidad. And, ito, hinahintay pala nitong Viking na to. Gusto niyang i-snipe. Pero ito, i-re-repair ng mga SCV ang Viking ni QXE. Ayan! Nako, durog. Walang kwenta. Mukhang grabe yung strategy na nangyari dun. Inabangan ng Viking yung talaba sa Viking ni QXE. So, smart play coming from Pain User. Sana ma-extend mo ang series hanggang set 5. Dahil 2-0 na si QXE. QXE got to give him credit dahil napaka-innovative nung play niya nung game 2. Dahil grabe talaga, ni-research niya ang Reaper speed. Pero medyo hindi niya na-maximize yung Reaper speed na yun. So, ito. Oops, may turret, pare. Pero ito, patayin mo muna yung Viking na kalaban at yung turret na yan, medyo sagabal. So, yan. Si Pain User nagtuturtle up na lang dahil wala siya masyado magawa. Dahil hindi niya mabreak tong konti na to. Kung isipin nyo naman, ba't hindi niya mabreak to? Dahil sa StarCraft 1, mas mahirap magbreak ng containment. Dahil meron ka lang Goliath and Raids. Well, ito. Itong katumbas ng Raids sa tingin ko. Pero ang kasamaan niya sinito, kailangan pa mag-landing ng Viking para makatira ng ground. So, susubukan natin ni Pain User lumabas, pero itong Viking na to, ayan, mag-leapfrog itong si Pain User palabas at nakita niya naman, may napatay na isang Marine to. At ito, nakikita niya kanina pa itong command center na to, palipad-lipad sa baba, mag-expand dito. Ano, ba't tumigil? Ayun, medyo lumikulang. At mag-sensor tower na sa QXE, nako, Viking fight, bulldog fight. At tama ba term ko lang ng bulldog? Dahil ang bulldog is sa Protoss pala yun. Ano pala yun? Dogfight pala. Pasensya na po. Hindi po ako professional sa ngayon. At isang hamak na amateur commentator. At sisira na itong rocks. Mukhang naspatan ni QXE yung command center na yun. Hindi ko alam kung paano. Pero itong Banshee, dililinisin itong Marauder mess na to. Pero ayan, tatlong Vikings will take out this Banshee. Wala pang cloak ang Banshee. At ito ay mamamatay na at ka-crash landing. Ooh, flanked. Very, very bad. Pero ito, Viking Wars about to commence. Alam nyo ba na medyo interesting makita ng Raven sa Viking vs. Viking? Dahil kasi nung una makalagay ng point defense drone mo nung halo eh. So, ayan, contained pa rin. Pero grabe eh, pinipilit ni Pinion sa mag-expand. Medyo nagre-recta-recta na lang siya ng command center, palipad-lipad. Ayun, nakikita nyo, bumalik na naman yung Marauder ito. Sige, abutin ka ng bukas dyan. So, yung Viking paronda-ronda at itong containment ito, napaka-tight, secure na secure. Hindi pa nakakalabas si Pain User, so nakikita nyo. At itong Viking force ni Pain User is paronda-ronda rin sa labas dahil contained siya. At kailangan niya makita ang ginagawa ni QXE. And
Grabe paliparan dito sa mapang to ah. Wala ba ditong code or something? Dala, ang daming Vikings sa labi.